United Nationalist Alliance presidential candidate Vice President Jejomar Binay nagbabala sa posibleng talamak na dayaan ngayong halalan. Ang detalye mula kay Eagle News reporter Erin Suarez Santos. Nagbabala si United Nationalist Alliance presidential candidate Vice President Jejomar Binay sa posibleng talamak na dayaan ngayong halalan. Si Binay ay maagang nagtungo sa San Antonio National High School sa Makati City kaninang alas 6 ng umaga kung saan siya nakarehistro. Kasama ni Binay ang kanyang anak na si dating Makati City Mayor Junjun Binay. Ayon kay Binay, ito ang kauna-unahang pagkakataon na maaga siyang bumoto. Ayon niya, nakikita ng ilang senyales ng umano'y paraan ng pandaraya ngayong halalan tulad ng pagkawala ng pangalan sa voters list ng ilang botante, pagkasira ng vote counting machine o VCM, kakulangan ng baterya, mga gagamiting makina at iba pa. Ilan lang ito sa mga problemang nakita niya kanina sa San Antonio National High School. May mga ulat din anya silang natatanggap mula sa ilang lalawigan tulad sa Sarangani na nagkakaroon ng brownout, habang sa Zamboanga umano ay may mga nabasang papel gayong hindi naman tag-ulan. Nananawagan sa mga botante ang Vice Presidente na magbantay sa halalan upang hindi maisagawa ang anumang uri ng pandaraya. Maging sa kanyang mga katunggali sa presidential race ay nagpasaring na rin ito na dapat anyang tuparin ng mga kalaban niya ang kanyang napagkasunduan at pinagkaisahan na tutulong para sa pagkakaroon ng malinis at marangal na halalan. Sana naman ang dami namin pinirmahan ng isang malinis at marangal na halalan. Sana wag naman. Pero hindi naman maaaring kwalita. Yung mga paisa-isa, pangilan-gilan. Pero hindi makapagpapanalo kung hindi massive. Hindi makapagpanalo kung hindi magmamassive. Maging ang kanyang anak na si Junjun Binay ay may mga nakalap na impormasyon na ito na ang eleksyon na may pinakamababang turnout o mababang bilang ng mga botante. Anya, ito ang isa sa mga paraan upang maisagawang massive cheating. Inaasahan na 60% umano ang magiging turnout ng mga botante sa taong ito kumpara sa nakalipas na halalan na umabot sa 75% ang mga bumoto. May mga ilan na tayo na nakuhang report na wala doon sa listahan, samantalang halimbawa may asawa na yung asawa niya nakaboto pero yung misis niya hindi makaboto dahil wala ngayon yung pangalan doon sa listahan. So kailangan tignan natin lahat itong mga report na ito para malaman natin kung ito ba talaga ay malawakan na nangyayari para agarang maireklamo natin ito. Gayunman, kumpiyansa pa rin ang pamilya Binay na mananalo ang Vice Presidente sa halalang ito. Sa katunayan ay kagabi pa raw na ihanda ni Binay ang kanyang victory speech, subalit tumanggi itong ibahagi ang nilalaman nito para raw may abangan pa ang publiko. Dahil dito, wala raw katotohanan ang mga kumakalat na ulat na siya ay nag-withdraw at lalong wala itong plano na mag-concede. Kagabi, nihanda ko na yung victory speech namin kasi ang tingin ko talagang sa palagay ko eh, katulad ng nakita ninyo mga nakasama ko sa pag-ikot-ikot eh talagang mananalo tayo. Pagkatapos bumoto ng Vice Presidente ay inimbitahan nito mga kagawad ng media sa kanyang bahay malapit lang sa San Antonio National High School para sa isang simpleng almusal. Hindi raw agad kumain ang Vice Presidente dahil nais niya munang tapusin ang kanyang pagboto. Nag-almusal ang Vice Presidente ng itlog na sunny side up, boneless bangus, isang sumang malagkit, sopas, matang baka at hinog na mangga na kanyang panghimagas. Mula sa Makati City, ako si Eden Suarez Santos para sa Desisyon ng Bayan 2016.